natin para sa sakit sa kidney or mga sakit sa bato. So, napakaraming Pilipino merong sakit sa kidney, sakit sa bato. Hindi natin masabi bakit sa Pilipinas napakarami. 80,000 nagda-dialysis, ilang baka umabot na ng million siguro na meron may diferensya sa kidney. So, meron tayong 12 signs and symptoms, labing dalawang senyales na posibleng meron ka ng sakit sa kidney. Bakit nagkakasakit sa kidney? Mga kinakain natin dito, hindi po healthy. Kasi mga pagkain natin sa Pilipinas, alam nyo naman, laging mura, matipid, mababa presyo. Kaya yung kalidad nasisira. Okay? Sa sobrang alat, toyo, patis, bagoong, noodles, yung mga kinakain natin paulit-ulit. Kaya hindi po ganun ka-healthy. Okay? Ito po, Doc Lisa, bakit naman? Kidney failure, paano natin malalaman? Early warning signs, ito yung mga sintomas. Ituturo ko yung labing dalawa. So, check nyo kung meron kayo. Kung meron, meron tayong mga konting test na gagawin. Okay? Ito, chine-check niya yung pag-ihi niya. Ito yung Doro. Okay? So, first is, nagbabago ang pag-ihi. Ibig sabihin, dati normal mo siguro pag-ihi, mga 8 beses ang araw. Biglang dumadami yung ihi mo, ihi ka ng ihi. Or mas delikado pa yung kumukonti ang ihi. Okay? So, biglang dumami, biglang kumonti ang ihi, kailangan malaman natin bakit ganito nangyayari. Number 2, yung masakit yung pag-ihi. Masakit. Yan, no? Masakit to. Masakit dito sa tagiliran, masakit ang pag-ihi. Paglabas ng ihi, masakit. Pwedeng may infection sa ihi or yung iba, paglabas may nakikitang mga buhangin-buhangin. Pakita mo, Doc Lisa. Focus ka dito. Ito, iba't ibang klaseng kidney stones. Maliit yan. Parang buhangin lang yan. At misa makulay pink ang ihi. Pag ang ihi nyo kulay pink, ibig sabihin nun may dugo. Pink eh. So, number 3, kulay pink, mapula o may dugo ang ihi. So, pag merong ibang lumalabas na ibang kulay, hindi mayelo, hindi rin po maganda. Number 4, mabula ang ihi. Ngayon, karamihan ng tao talaga normal na mabula ang ihi. Ang sinasabing mabula, yung sobrang bula, para kang uminom ng orange juice na maraming bula talaga. Talagang frothy na bumubula. Tsaka yung pagbula ng ihi, hindi po natatanggal. Let's say, umihi, mabula. After 2 minutes, nandun pa rin yung bula. Hindi nawawala yung bula. Parang sa kape na bumubula. Ganun ang bula ng may protina sa ihi. Number 5, may manas. Okay? Kasi siyempre sa kidneys, hindi na nakakalabas yung tubig at yung dumi ng katawan, nag-iipon. Ang manas sa paa. Para malaman may ito, nagbara dito sa kidneys kaya may manas sa paa. Para malaman kung may manas, ito dinidiinan natin yan. Sa may buto, diinan. Nakita niyo nakalubog yung balat to. Kaya hindi dapat nakalubog yan. Pag nakalubog yan, sa may maraming tubig. Pag ang tubig nyo hanggang dito sa ankle, bukong-bukong, Doc Lisa, mga 5 liters na, hindi 5 liters. Parang basta maraming tubig na yan. Mga 5 basong excess water na yan. So, pag umabot pa hanggang tuhod, mas marami pa. May mga litro yun. Ilang litro na sobra ng tubig. So, hindi lang paa nagmamanas, pati kamay din. Pwede magmanas. Masikip ang sing-sing. Masikip ang kamay. At yung mukha, yung sakit sa kidney na mamaga yung ano, dito sa may puffy eyes dito. Parang maga-paga ang mukha. Yun lang sa kidney. Okay, number 6 symptom, laging pagod, sobrang pagod, walang lakas kasi nga mahina ang katawan, anemic pa. Number 7, nahihilo ang kidneys. Ito, pakita mo, Doc Lisa, gumagawa siya ng erythropoietin na nagpapadami ng dugo sa buto at sa katawan. So pag nasira ang kidneys, hindi siya nagre-release ng chemical na erythropoietin, at dahil dito hindi siya nakakagawa ng dugo, nagiging anemic ang pasyente. Pag anemic na, napapagod masyado, number 6 symptoms, number 7, nahihilo na, anemic, biglang tayo, parang nandidilim, mahirap mag-isip.
Number 8, dahil nga anemic, laging nilalamig. Maputla eh, lagi silang giniginaw, nilalamig sila at maputla yung mukha. Number 9, meron ding may mga rashes. Kung may sira ang kidney, hindi makalabas ang toxin sa katawan eh. Nag-iipon sa katawan kaya nagra-rashes. At nangangati, makati. Maraming klaseng rashes. Okay? Number 10, ito number 10. Pag di na nakakalabas yung ihi, dumadami yung ammonia sa katawan. Yung ammonia lumalabas sa bibig. Ammonia, ano yung ammonia? Mapanghi. Parang pumunta ka sa CR ng mga lalaki, mapanghi. Ammonia yun. At yung amoy ng mapanghi, hindi sa ihi lumalabas, sa bibig. So pag may kausap ka, hindi lang siya bad breath, amoy ihi ang hininga, yun, pwedeng may kidney yun. Kidney breath or urea breath. So isang sintomas din yun. Number 11, pag nag-ipon na yung toxin sa katawan, magsusuka. Nasusuka at magsusuka. At number 12, pag nag-ipon na nga yung tubig sa katawan, yung toxin, anemic, hihingali na. Konting lakad lang, hingal na ang pasyente. Ito yung mga symptoms ng kidney problem. Papakita ko lang ulit, ha? Ito, sa balakang, masakit, nangangati. Doklisa, pakita mo. Ihi, yan ha, nagbabago, nag-iiba ang kulay. Damihan, inom ng tubig. 10 glasses, habang wala pang sakit sa kidney. Ito, sa balakang, oh, nandito yung kidney, oh, kidney stone, may bato. Ito, manas, tinuro ko sa inyo. Pakita mo, Doc Lisa, yan, walang gana kumain, nasusuka, sumusuka, ayan, oh, green na sinusuka, hinihingal, sinabi ko, nangangati dahil sa rashes, yan ang mga sintomas. At ito yung mga rashes. At yan ang mga kidney disease. Ngayon, anong gagawin natin? Dok Lisa, sana. Number 1, papa-urinalysis kayo. Diba? Hindi pa naman sure eh. Kasi itong mga sintomas, pwede rin itong makita sa ibang mga sakit. So, first step, urinalysis. Makikita doon kung may problem. May infection, may protina, pakita sa doktor. Sa blood test, ang minimum kailangan nyo, CBC, pati creatinine. CBC, complete blood count, makita yung dami ng dugo ko, anemic. Creatinine, pag tumaas, may sira ang kidneys. Pero, kahit normal ang creatinine, pwedeng may sira pa rin ang kidneys. Ang creatinine, tumataas lang to pag 50% ng sira ang kidneys. Ulitin ko, ha? Pag 50%, pagkalahati na sira, pagkalahati ng kidneys mo sira, tsaka palang tataas ang creatinine. Kaya hindi porke hindi mataas ang creatinine, okay lang. Pag tumaas na ang creatinine, kahit konti, ibig sabihin, malaki na ang damage. Okay? Ayaw ko kayo takutin, pero yun ang katotohanan. Oras tumaas na ang creatinine, kahit konting taas, yung iba nagsasabi, 50% damage na. So, aagapan natin habang di pa tumataas creatinine, habang may symptoms pa. Okay? Ano ang treatment? Marami ko mga ibang videos. Check nyo na lang yung mga treatment natin. Pero basically, ang treatment natin sa kidney ay kung may high blood, dapat control. Diabetes, control. Pag-inom ng tubig, iwas sa pain reliever. Yung protina, tamang-tama lang yung dami. At marami pa tayo ibang mga health tips. Ingat din sa mga, misan yung mga gamot o yung mga ini-injection ng mga contrast dye, pang CT scan, may mga dye. Misan nakakasira din ng kidneys. Lalo na, ulitin ko ang pain reliever. Yung mga gamot sa kirot, nakakasira din ng kidney siya. So, ingat lang. Pakonti-konti lang inom nun. Ang matagalang pag-inom ng pain reliever, nakakasira ng kidney. So, ingat po. Sana wala tayong sakit nito. Sana hindi tayong magkasakit nito. At sana may chance pa na makaiwas tayo. Pero kung meron na kayong sakit, simple lang. Anong gagawin ko? Na-imagine ko na yung comment nyo. Eh. Ang gagawin, pupunta tayo sa nephrologist. Okay, kidney specialist, nephrologist. Siya bahala magbigay ng timpla ng anong mga gamot para ma-protect yung kidneys at anong mga pagkain. Depende sa lalae. Huwag lang masyado maraming protina. Okay lang yung mga gulay. Yung mga normal healthy diet muna natin. Okay? So, pa-check ka inyo.